Okay, mga kabehero, actual driving naman po tayo. So, hayaan po ninyong magbahagi ako sa inyo ng aking karanasan bilang isang chopper. Hindi man po tayo isang driving instructor, tayo naman po nagkaroon din ng pagkakataon na maging isang driver applicant examiner po sa isang kumpanya po na ating pinanggalingan. So, isa po sa mahalagang bagay na dapat po nating tandaan, yung kahandaan. Dapat po handa yung ating sarili at kondisyon po yung ating isipan sa bawat pagmamaneho, mga kabiyahero. Hindi ho po pwede na tayo po'y puyat ng puyat. Alam po natin na may biyahe tayo sa kinabukasan. So, kinakailangan po kondisyon ng ating katawan. Huwag iinom o magpapakalasing kung alam mong ikaw ay may biyahe kinabukasan. Familiarization of unit. Opo, mahalaga po, nakabisado po natin yung performance po nung ating sasakyan na minamaniho. Dapat alam po natin kung nasaan ang mga switch, alam po natin yung kanyang normal na tunog. So, sa pamamagitan po nun, kung matalas po yung ating pandinig, mararamdaman po kaagad natin kung mayroon po bang pagbabago o posibleng magkaroon ng diferensya yung ating minamanihong sasakyan. So, kapag kabisado nyo po, maiiwasan po natin na magkaroon po ng hassle habang tayo po ay nasa biyahe. Focus! Ayan, napakahalaga po niyan. Dapat po yung ating isip, yung ating mata, yung pong ating ginagawa ay nakapokus po tayo sa mga kalsadang ating dinadaanan. So para magawa po natin yan, kapag may problema po tayo sa bahay o may problema po tayo sa pamilya, ay kalimutan nyo po, iwan nyo po sa bahay ang lahat ng problema. Upang sa ganon, hindi po siya makaagaw ng ating atensyon habang nagpe-perform po tayo ng ating duty bilang mga chopper. Kasi nga po, kapag nalingat po tayo, isang kisap mata, pwede po tayong maaksidente, makasagi, makasakit, makapatay, o makasira po ng mga ari-arian habang tayo po ay nagmamaniho. Road courtesy, ayan, isa po yan sa mga malalaking dahilan ng away kalsada. Yung mga tiyatawag pong road rage at kuminsan ay humahantong po sa sakitan at kuminsan po ay may mga ilan na rin pong pangyayari na nagkabarilan at nagkapatayan dahil po sa away trapiko. So, yung katulad po namin, malalaki po yung aming sasakyan. Hindi ko mo malaki ang ating sasakyan. Huwag po tayong git-git ng git-git. Magkaroon po tayo ng courtesy sa iba. Kung talaga pong nagpipilit na lumusot, palusutin po natin. Kung gusto po niyang mag-cross at mukhang nagmamadali, hayaan na lang po natin para makaiwas po tayo sa problema. Baka yung ating pagmamadali po ay magresulta sa lalong ikatatagal po ng ating biyahe, mga kabiyahero. Respeto at pagtitimpi. So isang napakalaking bagay po na mayroon po kayong respeto at pagiging mahinahon o mapagtimpi bilang isang chopper. Kung minsan po sa mga bagay na hindi po inaasahan, kung wala po tayong pagtitimpi, yung pong simpleng bagay ay lumalaki. Dahil nga po hindi naman natin kabisado yung mga taong ating nai-encounter sa daan, mga pasaherong ating nai-encounter sa ating sasakyan. So, kinakailangan yung pagiging marespeto at yung pagiging mapagtimpi ay palagi po nating baon sa bawat araw na tayo po ay bumabiyahe para makaiwas po tayo sa problema na posibleng dumating kung sakaling magkakaroon po tayo ng mga pasahero o mga naka-encounter sa daan na wala rin pong respeto at wala rin pong pagtitimpi sa sarili, mga kabiyahero. Doon naman po sa makakapanood nito at posibleng magtanong, ano ba ika yung iyong karapatan para magbahagi sa amin ng mga ganitong bagay bilang isang driver? So ang ating pong may sasagot ay simple lang. Simula po noong taong 1985, tayo po ay nagkaroon ng tinatawag na professional driver sa license. At mula po noon hanggang sa panahon po na napapanood po ninyo ang video na ito at ito pa rin po yung aking trabaho, kailanman po ay hindi po tayo nasangkot sa isang malalang aksidente. Hindi na hubaling tayo ay kantyawan na tayo ay mabagal magmaniho basta't wag naman kabagalan.
pangit naman po yung masyadong matulin. Okay lang naman po yung hindi kabilisan. Pero ang numero uno po, pag-iingat. So yung pong ating karapatan bilang isang driver, kaya nakapagsasalita po tayo ng mga ganitong bagay, ay base po sa ating karanasan. Sa katunayan, sa loob ng ilang dekada po nating pagmamaneho, yung pong aking ipinapayo sa inyo ay aking ginagamit at hindi pa po tayo naka-aksidente na may tao pong nasaktan. Although mayroon po tayo mga maliliit na sabit-sabit, so madali pong pinturahan yan. Pero yung pong tao, kapag atin pong nasaktan, nabalda o namatay, wala po yung kabayaran. Kaya't napakahalagang bagay po, napakalaking bagay, yung pong ating pag-iingat at yung payo po ng mga tsuper na dito na po nabuhay ng matagal sa ganitong uri ng hanap buhay, mga kabiyahero. So sana, kahit papaano po, itong aking sinasabi ay makatulong doon po sa mga bagito at mga baguhang driver. Wala pong mawawala kung tayo po ay susunod sa mas nakatatanda po sa atin sa ganitong uri ng hanap buhay. Wala pong mawawala sa inyo, hindi mababawasan ang inyong pagkalalaki, hindi po mababawasan ang inyong pagkatao, mga kabiyahero. Okay, maraming salamat po. Sa mga taga Team Lintek, maraming salamat. Lagi po kayong nandyan para suportahan po yung aking mga video. Hanggang sa muli po, mga kabiyahero.